Lately, no, nung nagkaroon na po ako ng doubt, no, na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na, pumunta sa akin kasama ko yung kanyang brother and the wife, no, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. And then when I asked them, no, sabi sa ano, no, kasi alam ko mahal yun, no, sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. And then they mentions about the Araneta na alam naman natin na ito po ay connected sa Liberal Party, no. And sa pagkakasabi nga nila, no, na ito daw si Pastor is masyado daw nangingialam. Para lang yan ang latest. Ako nga pala si Daya ng mga oposisyon at sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit-galit, ang mga gabungan, ang pamilyong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan. Of course, Master Judea na naman at welcome na naman dito sa ating panibagong upload. So eto, mainit-init pa mga kababayan dahil di umano ay nagsasabwatan si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Liberal Party para maipakulong itong si Pastor Kibuloy. Dahil may lumabas na balita mga kababayan na di umano ay si First Lady Lisa Araneta Marcos ang gumasto sa mga expenses nitong mga witnesses galing sa ibang bansa para makauwi dito sa Pilipinas para idiin itong si Pastor Kibuloy. So ito mga kababayan, panoorin muna natin ang revelasyon ng isang testigo na di umano ay nakausap niya yung ilan sa mga witness. Alright, so let's go! Meron po kayong Hello. Vlog, yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetalye po dito sa isa sa mga witness ni Senator Riz Ontiveros sa hearing laban kay Pastor Paulo C. Kibuloy. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung pong nakadaupang palad? Ay, yun pong isang witness po na na-meet ko po, no, na through sa kanyang brother na nagpakilala po sila na yung kapatid niya na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tapos po, ang nangyari kasi is medyo po akong nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa akin is the whole family daw is a former member of Pastor Kibuloy sa Kingdom po, and then umalis daw sila. It is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then lately, no, nung nagkaroon na po ako ng doubt, no, na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin kasama ko yung kanyang brother and the wife, no, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, no, sabi sa ano, no, kasi alam ko mahal yun, no, sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene... Stone. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Lisa Marcos. Tama po ba? Yes po, sir. Actually, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Caminong na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Caminong ni First Lady, no, including sa mga panggasto sa kanila, no, sa mga expenses, and she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung yes, sa picture? Yes po, yung lalaki po yung... Yan yung kapatid. Yes po, siya po yung nagpakilala na yes po, yan yung kapatid ni Arlene Caminong. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad,
Ano daw po ang kanilang motibo at ano daw po ang dahilan, malayo nun ha, US papuntang Pilipinas at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ano daw po yung dahilan, ba't pinauwi at paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang ano kasi po, kasi ito pong si Arlene Camino, meron na kasi ito siyang mga vlog and she admit to me that from the very start, she was connected with the Liberal Party and she even mentioned about Loida Luis, no? Itong mga ABS-CBN, no? Na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Liza Marcos. We all know about the Araneta and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung ano eh, maayos talaga yung pagkakasabi nila because you know, before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no? Ako rin yung nag-bulgar kay Trillanes. Nakakonect kasi nung kinuwento nila si Luis, si Loida Luis, then the ABS-CBN, no? And then they mentions about the Araneta na alam naman natin na ito po ay connected sa Liberal Party, no? And sa pagkakasabi nga nila, no, na ito daw si Pastor is masyado daw nangingialam regarding sa CPP-NPA. So doon pa lang parang nagdadalawang isip na ako because you know, ito rin po yung advocacy ko regarding it. Ako po ay isang anti-CPP-NPA. It is because at that time, no, na itong mga parent na to nang pumunta ng CIDJ Krame, no, alam na alam ko po ang lahat ng istorya at nakita ko po ang lahat ng pasakit bilang magulang, no, na nirecruit yung kanilang pamilya. So, at the time, parang dumistansya na rin po ako, lalo na when they invite me to go to Manila and then they are willing daw na sila rin yung magastos sa akin. Eh, parang nagdalawang isip na ako, sabi ko, pera-pera na to. I-subscribe mo na yan! Alam naman natin na isa itong SM Inay sa dahilan kung bakit nanalo itong si Bongbong Marcos. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nila nagagawa, kung bakit nakakaya ng konsensya nila na durugin ang isang istasyon or isang network na may kinalaman sa pagkakapanalo ni Bongbong Marcos. So kung ito ay totoo mga kababayan, napakawalang utang na loob naman ng mga tao na to. Kung ito ay totoo na nagsasabwatan talaga sila. Pero ganun pa man, yan po ang sinabi ng ang testimonya ng isang witness. So hintayin natin kung ano ang magiging reaksyon ng panig ng Liberal Party at First Lady Liza Marcos dito sa issue na to. Sabagay, di naman sila nagsasalita mga kababayan. So let's see kung ano ang magiging development nitong bagong testimonya na ito na nagtatanggol kay Pastor Apollo Kibuloy. Alright, once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. See you on our next video. Bye-bye!